Magandang gabi, Ma'am Nick. May kwento po akong gustong i-share sa mga tagapakinig mo. Nangyari ito taong 2017, October 19. Nagdesisyon kasi ako mag-resign sa trabaho ko dahil sa mga co-workers kong puro pakialamero. Hindi ko naman alam na may naiingit na pala sa akin. Bago lang kasi ako noon sa pinapasukan ko sa Novaliches Bayan. Isa po akong masipag na house painter. Ako lang po ang nag-iisang Tagalog sa pinapasukan ko. Puro mga Ilonggo na ang mga katrabaho ko. Sa unang araw ko sa trabaho, okay naman. Binabati ko sila sa tuwing magtatama ang mga paningin namin. Sumusunod at mabilis ko naman din ginagawa ang mga utos ng foreman namin para walang masabi sa aking hindi maganda. Pagkalipas ng 2 linggo, tinaasan ako ng sahod. Mula 100 pesos, ginawa itong 650 pesos na siya namang pinagpasalamat ko. Kasi daw, kahit nasa initan at bilad ako sa araw, okay lang daw sa akin. Hindi daw ako maarte sa trabaho. Sobrang saya ko po noon, kaya naikwento ko sa mga kasama kong Ilonggo na ikinakunot ng noo ng iba kong kasama. May narinig pa akong nagkomento ng, ako nga 3 months na dito, 550 pesos pa rin eh. Hindi na lang ako mimik, pero alam ko may sumama ang loob sa kanila sa ibinahagi kong balita. Isang araw habang may tinatrabaho ako, nilapitan nila ako at sinabihan nila na ako na lang din daw ang trumabaho sa likod kasi mainit daw. At dahil ayoko magkaroon ng issue sa kanila, pumayag na lang din ako at sinabi ko na pagkatapos ko sa ginagawa ko ay isusunod ko na lang yon. Ngunit habang lumilipas ang araw, napapansin kong lahat ng mahihirap na pwesto ay sa akin nila pinapatrabaho. Noong mga panahon kasi na ito, 2 linggo nakabakasyon ng foreman namin. Lead man lang ang meron kami. Nagsimula na rin po silang pagtaasan ako ng boses at sigawan na akala mo sila yung foreman. Pakiramdam ko na rin ang mga panahon na yon, may galit na sila sa akin, lalo na si Wilson. Nagpatuloy po sa ganun ang mga gawin nila. Hindi ko na rin kinaya ang hirap, pakiramdam ko ako na lang mag-isa. Lunes noon, hindi ako pumasok sa trabaho dahil sinamahan ko sa center ang mag-ina ko. Hanggang Miyerkules hindi ako nakapasok, pero nagpaalam naman po ako sa foreman ko. Nang mag-Webes, maaga akong pumasok sa trabaho, pero nang marating ko ang barracks namin, wala na ang mga gamit ko. Hinanap ko ito at nagtanong-tanong sa mga kasama ko, pero ang sagot nila, hindi ko alam. Tininan ko ang gilid ng sapa at doon nakita ko yung ilan sa mga pangtrabaho ko na basa na at puro dumi. Nalungkot po ako noon ng husto. Ramdam na ramdam ko na ayaw na sa akin ang mga kasama ko. Kaya talaga napagpasyahan kong umalis na ng tuluyan. Kaso, may malaking pagkakamali ako nagawa. Sa tingin ko, doon siya talaga nagkaroon ng pagkakataon na gawan ako ng orasyon sa kulam. At wala akong ibang maisip na kayang gumawa nun sa akin kung hindi siya. Naiwan ko po kasi ang ilang pirasong gamit ko, kagaya ng ID, sipilyo, medyas at ilang pirasong damit pang lakad ko. November 5, 2017. Nagsimulang sumakit ang tiyan ko na parang may kung anong sumabog sa loob. Isinugod ako agad sa Valenzuela Medical Center. Bumilang pa ng 29 hours bago tuluyan nilang na-check ang loob ng sikmura ko. Napag-alaman nilang lumaki ang bituka ko ng sinlaki ng termos. At ang nakapagtataka doon, wala silang may bigay na rason para lumaki ng ganun ang bituka ko ng bigla-bigla. Na ultrasound, x-ray at CT scan na rin nila ako. Na-check na rin nila ang dugo ko at kung ano-ano pa, pero wala talaga. Isinalang nila ako sa operasyon para mailabas nila ang bituka ko ng pansamantala. Hindi ko pumawari ang sakit na nararamdaman ko. Parang mas gugustuhin ko na lang na mamatay nung mga panahon na iyon. Meron pa nga po nung habang nasa ward ako noon, kung ano na lamang yung bagay na may gagapang sa binti ko. Madalas din ako managinip ng bote na may lamang mga bagay at nakalubog sa buhangin sa tabing dagat. Nananaginip din ako ng mayroong matanda na nakaluhod at may mga kandila sa harapan niya. Sobrang tindi ng dinanas kong sakit dahil biniyak ng huso ang tiyan ko na halos ikamatay ko. Ang kirot na parang wala na ako sa mundong ito. Lumipas ang 14 days. Nakalabas na ako ng ospital. Minabuti kong sa bahay namin sa Caloocan, Camarines lang ipagpatuloy ang pagpapagaling. Imbis na sa puwet,
Pansamantalang sa kaliwang banda ng tiyan ko lumalabas ang dumi. Isang araw, bigla ko nalang naisip na puntahan yung kakilalang albularyo ng pinsan ko sa Marikina. Kasama ko po ang pinsan at kapatid ko noon. Pagtapa ko pa lang sa bakuran niya ay nagsalita na siya. Bumili raw ako ng kandilang pula. Agad naman naming sinunod iyon. Naghanap kami ng malapit na mabibilhan ng pulang kandila. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik dun sa albularyo. Pinaupo niya ako at sinimulan na niya agad ang orasyon niya. Pagkalipas ng ilang saglit, sinabi niya sa akin na may sumalbay sa akin. Isang taong malaki ang inggit daw sa akin. Tinanong niya ako kung paano daw nagawa yun sa akin. Kinuwento ko sa kanya na dati ako nagtatrabaho sa construction site. Nabanggit ko na may mga gamit akong naiwan sa lugar ng pinagtatrabahuan ko noong nag-resign ako. Doon niya na sinabi na kinulam daw ako. Nanindig ng huso ang balahibo ko sa mga narinig kong sinabi ng albularyo. Naiyak na rin ako noon kasi isa lang naman din akong dukha, pero bakit ganun ang sinapit ko? Gusto ko lang naman magtrabaho ng maayos at umiwas sa gulo para sa aking asawa at anak na babae. Sabi pa ng albularyo, wala na raw sa Maynila yung gumawa nito sa akin at hindi raw niya kayang labanan yung gumawa ng kulam sa akin dahil masyado raw po itong malakas. May mga inuto sa akin ng albularyo na kailangan kong gawin tuwing alas 6 ng gabi. Binigyan niya po ako ng langis na nasa maliit na botelya. Huwag ko raw kakalimutang ipahid sa likod at binti ko. Sinunod ko naman ang mga bilin niya. Naubos ko nga yung langis sa kakapahid sa katawan ko. Napansin ko nga na sa tuwing ginagamit ko yun, nawawala po yung mga nararamdaman ko gaya ng parang may gumagapang sa mga binti ko at managinip ng hindi maganda. Pinayuhan din po ako ng albularyo na dumulog sa Panginoon, may kailangan man o wala. Humingi daw ako ng tawad sa may galit sa akin sa pamamagitan ng pagdadasal. After 2 years ng paghihirap at 3 beses na operasyon sa akin, naibalik na po sa loob ng tiyan ng bituka ko at unti-unti na po ako nakaka-recover. Nakakaramdam pa rin ako ng paminsan-minsang pananakit ng tiyan, pero sa awa ng Diyos, hindi na ako nananaginip na nakakatakot o binabangungot. Ngayon po, na-enjoy ko na ulit ang buhay ko kasama ang aking asawa at anak. May natutunan din akong aral sa naranasan kong yon, na bago ka magsampit ng mga salita sa kapwa mo, nakakatuwa man o hindi, ay kailangan pag-isipang mabuti. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng maging epekto nito sa damdamin nila. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Miss Nick. Sana ay nagustuhan nyo. God bless at magandang gabi sa inyong lahat.